Yeah, magandang umaga sa inyo lahat mga tol. Ngayong araw na to, magkakaroon tayo ng ride impression dito sa ating bagong Bergman version 3. Bergman Street 125EX. Ayan mga tol, kulay brown ang kanyang inner fairings. So isa yan sa mga dinagdag dito sa scooter na to, ano? Yung iba na yung kanyang kulay. Alright. Bergman Street 125EX. Siyempre meron yung 4 stroke single cylinder, single overhead cam. Meron siyang 2 valves at naka air cooled ang kanyang cooling system. So sa handling mga tol, handling wise, napakaganda. Madali siyang madali siyang drive-in. Napakagaan. At yung pagliko, alright, let's go. At yung braking power naman nito, tama lang sa kanyang displacement. Yung drum brakes sa likod. At sa harapan naman, naka hydraulic disc or disc brake. At meron siyang combi braking system. So yung mga tol, yung combi braking system, syempre nag-a-apply siya kapag ikaw ay nagsa-sudden brakes dito sa left side ng kanyang braking system. Nag-a-apply siya ng 70% sa likod at 30% naman sa kanyang harapan. Oo, diba? Napakagandang features yan na idinagdag dito sa ating version 3 na Bergman EX. At makikita nyo mga tol yung kanyang instrument panel. Naka-activate na yung kanyang eco mode. So ibig sabihin niyan, less na yung kinukonsumo niya na gasolina. Yan. Tsaka yung kanyang, syempre meron siyang stop and start. Yan. Ang dinagdag din sa kanya, tinanggal nga lang yung kill switch dito. Pero so, hindi naman kasi nga nandun pa rin naman yung kill switch sa kanyang side stand. So napakaganda pa rin. At eto kasing stop and start, napakalaking tulong na ito, lalong lalo na sa mga matatraffic na lugar. So mas makakatipid kayo sa kanyang gasolina. Diba? Comfortability wise, syempre nandito yan. Napaka komportable driving na itong si Bergman EX mga tol. Kahit yung sa version 1 at saka version 2. At mapapansin nyo, napakalapad ng kanyang space dito sa kanyang floorboard. O diba, nakaka-extend pa yung paa ko. At kapag nangalay, pwede mo namang ibalik sa normal. Alright. So sa tagtag naman, well actually matagtag siya. Pero tolerable naman siya, no? Kasi nga dahil din sa lambot ng kanyang cushion, ng kanyang upuan, makapal yung kanyang cushion. So ina-absorb yung tagtag. Kaya kapag dumadaan kayo sa mga lubak, eh hindi siya gaanong nakakairita. So tolerable naman siya. Tolerable. Yes, that's the word. Sa kanyang fuel consumption naman, matipid kung sa akin. Pero hindi ko pa nagagamit kasi ng long ride to. Kasi nga bago pa lang. At puro trabaho tayo. Hindi tayo gaanong makabuelo sa malayo. Ayun niya. So, di ba madaling ipasok sa mga singit-singit. Oh, may harang ha. wala. Kala ko lang. So yun, ngayong umaga papasok tayo sa trabaho. Kung makikita nyo, naka-chanelas ako. Iniwan ko kasi yung sapatos ko dun sa opisina. Para kapag umalan, hindi mababasa, di ba? Siyempre yung kanyang key system, ganun pa rin. Naka-traditional pa rin yung kanyang key system. Kagandahan lang, meron siyang shutter lock.
Kaya safe na safe kapag ito ay iniwan na nakapark. Tapos ready for long ride na rin ito kasi nga meron siyang USB charging port at naka-USB ready na siya. Unlike dun sa version 1 na naka-ano pa, universal socket. Uy! Uy, ano yung nangyari? Dandahan lang, aga-aga pa eh. Disgrasya na naman. So yun, balik tayo dito. Sa kanyang side mirror, mga tol, gustong-gusto ko yung side mirror niya. Napakalaki. Hindi siya yung katulad ng iba, no? Yung manipis yung cutting dito sa gilid. Pero ito, napakalapad. Konting adjust lang. Ayan. Goods na ulit. At napakalinaw niya. Pero plano kong palitan to ng ano, visor at saka yung foldable na ano, side mirror para mas maganda siyang tingnan. Sa gasolina naman na ito, meron siyang 5.5 liters fuel tank capacity. Yan. Napakalaki rin. Ayan mga talo. Hihinto tayo at mag-activate ang stop and start. 1, 2, 3. Oo, diba? So, napakagandang ano na ito para sa ating fuel efficiency ng motor na to. Sa grip naman, maganda rin. Napakakapit. Alright, let's go. Okay, kapag papanda rin, konting pika lang, mabubuhay na ulit yung engine na ito. Sa arangkada mga tol, syempre mababa lang naman ang ano na ito. Sa kanyang engine, meron siyang max power na 6.3, kung di ako nagkakamali. Max power at 6,500 RPM. At sa kanyang sipa naman, meron siyang 10 Newton meters of torque at 5,000 RPM. Pero sulit na rin 'to mga tol, no. Sa napakababang ano lang. Displacement. Actually ako hindi naman ako mahilig magpabilis ng takbo eh. Ano lang, chill ride lang. Normal lang na pagda-drive. No, 'di ba? Tsaka mas makakatipid ka sa gasolina kapag ganun. So, one of this, baka next year, syempre, dadali natin ito sa malayo, maglo-long ride tayo. Kasama tong ating si Zanea, ang ating baby Zanea. Oh, napakaganda naman o. Smooth na smooth yung takbo niya mga tol. Tsaka yung tunog ng engine niya nga pala. Hindi na siya ganun kaingay katulad nun sa version 1 at version 2. Kasi yung sa previous version, kapag pinindot mo itong kanyang starter, so magka-crank siya, no? Para siya nagka-crank kapag mag-i-start. Pero dito sa version 3, para na po siyang ano, yung sa Yamaha, katulad sa Yamaha, meron siyang smart motor generator. Dito naman sa ating Bergman version 3, meron siyang silent starter system, SSS. Yan. So kapag in-start mo siya, pinindot mo to, so hindi na siya ganun kaingay, no? Napaka-smooth lang ng pagbukas na itong motor na to. Yan, sa arangkada okay naman, all goods. Makakasingit ka pa rin naman, no? Pero siguro sa mga ano na, sa mga highway medyo dumistansya ka na. At mag-isip-isip. Nakakatuwa lang dito. Sige mo. Yung dati kasi nagkaroon ako ng MIUI 125S. So napakasikip at napakaliit niya mga tol. Pero eto dito sa ating version 3 na EX Bergman. So napakataas din niya. Dahil meron tong seat height na 780mm. At yung kanyang ano mga tol, no, kahit maliit yung kanyang gulong,
Eh yung ano naman niya, seat height napakataas. Tsaka yung ground clearance, meron siyang 160 mm. Ayan. Tapos may kahabaan din ng konti ito kung ikukumpara mo sa version 1 at version 2 ng Bergman. Dahil ang version 1 at version 2 eh nagre-range lang sa 1,800 plus. Pero dito sa ating version 3, meron siyang 1,990 yata. Hindi ako nagkakamali. So mas mahaba siya ng bahagya doon sa version 1 at version 2. Or, you know, napakadali niya isingit mga tol. So may sipa din siya. Ayan o. Diba? So may sipa din kahit ganito pa ano. So yun nga mga tol, at nagka-problema tayo sa ating mic. At yun lang ang ating video for today. At sa mga nagtatanong, ito po ay kinuha ko ng installment plan. At ang term niya, 2 years lang po. So nagdown ako ng 10,700 pesos. At yung monthly amortization para sa 2 years, meron siyang 5,610 pesos. With rebates po yan ng 500 pesos. So magiging 5,100 pesos na lang. So napakalaking bagay niya mga tol. At yun lang, magandang umaga sa inyo lahat. At hintayin nyo yung ating long ride gamit etong ating Bergman Street 125EX. So yun, at magandang umaga sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Ride safe. Peace out.